mga kragrag, welcome back to my vlog. So magandang umaga sa inyong lahat mula dito sa Doha, Qatar. At ito ang ating menopausal destruction look mula sa palok ng pambato ng Baguio sa Miss Universe Philippines 2023. So nakita ko kasi yung ano niya, pa-outfit niya ba? Sabi ko, ay teka, may paganyan si Kuragan na pa-outfit na hindi ko napadala sa Pilipinas. O tingnan niyo, Ang Bilbil Kuragan Itago. Di ba? At tayo ay kabigaon. O di ba? Kuha ka, ay na. Biga, ay, pastilan. Yeah, si Matiwas, tag-chismis. So, hindi si Baguio yung pag-usapan natin mga karag-karag. Tempa sa mulingkod sa koha. Kaya si Matikangkang, si Kuragan diri. Tempa sa iswa gamay Kuragan. Pakita gamay ang cleavage. Ipaipit gamay. Tempa sa gusto sa ambra. Pahawa di alangaw kay siksik kay si Kuragan for today's vlog. So ito na nga mga karag-karag. Tinanong ako na mga kachismisan ko sa social media ba kung ano daw yung magiging reaction ko na naging emotional at mangiyak-ngiyak si Pauline sa ano, meet and greet bitaw kahapon. At napanood ko rin yung video ni Pauline mga karag-karag sa ano, social media account ni Sir Adam na kung saan nga kukuha tayo ng isang ano lang, short clip ng video na to na kung saan naging emotional si Pauline sa meet and greet na yun para sa kanyang laban sa Miss Universe Philippines 2023. Panoorin natin to. Me, and that they want to see me strive and thrive for the crown. And that it would be such an amazing thing for me to be able to bring the crown back home to Bohol for the first time, I suppose. It would be such a great honor. And if only I could bring every single person with me to El Salvador. Aww. Bring Ethelki behind me. Okay, I'll try to keep it together. Yes, so what I also mentioned earlier, not earlier, in one of my previous posts, is that I no longer look at tears as a sign of weakness. Because they really are. They really are a sign of strength. And now they're actually a form of happiness. Oh my God, I'm not gonna put the tissue down because I'm gonna A lot of people also ask me, like, what's different about you, Pa? What's different about you this year? You're so glowing and things like that, and there's only one thing. Mga kakarag narinig at napakinggan na ninyo si Pauline sa kanyang emotional na ano, a speech bitaw sa meet and greet niya kahapon. Ang masasabi ko lang, ako yung kinabahan sa kanya mga karag-karag, sa totoo lang, kung hindi siya manalo sa Miss Universe Philippines 2023, kasi pangatlong try na ni Pauline, di ba? At ang dami niyang ano, malalakas na ano, makabangga bitaw sa taon na to, andyan si Michelle D. So kung sakaling silang dalawa ni Michelle D ang mag-holding hands bitaw na ano, top 2, tapos isa sa kanila ang ano, hindi makasungkit sa corona at isa yung tuluyan ng mamamaalam sa Miss Universe Philippines pageant. Nako, grabe siguro yung ano ba, yung lungkot, di ba? Ako yung sa ngayon lang ha, ramdam ko na yung ano, kabap at lungkot sa kanilang dalawa ni Michelle D, mga karag-karag. Kung sakaling wala sa kanilang dalawa ang makakauwi sa corona bitaw at sa ano, yung mga front runner na mga dark horse ang makasungkit. Diba? Parang yung bilang ano din, supporter ka at fans ka ng dalawang to na lumalaban ng ilang taon na sa entablado sa national pageant para ano, para sa corona sa Miss Universe, diba? Miss Universe Philippines. Masasabi mo talaga na huling laban nila, sana ilabas na talaga nila yung dapat nilang ilabas na pahawa di lang uy, kinaasi Pauline uni, ilak-hilak na. Ilabas na talaga nila yung dapat nilang ipakita na galing sa darating na final sa Miss Universe Philippines 2023. Deserve naman talaga nila makakalaban sa international stage, di ba? Lalo na si Pauline. Pero kung hindi man talaga pala rin si Pauline mga karag-karag sa darating na Miss Universe Philippines 2023 pageant, sana ano, hindi isirado ni Pauline yung ano, yung posibilidad na pwede siya talagang lumaban sa Miss World Philippines mga karag-karag. Baka doon nakatadhana si Pauline ba kung sakaling hindi siya magtagumpay sa huling laban niya na to sa Miss Universe Philippines 2023, di ba? So, ako yung kinabahan, uy, kasi usap-usapan din ngayon ng mga ibang beauty pageant vloggers at ng mga ibang beauty pageant fans, mga karag-karag, yung styling talaga daw ni Pauline ang hindi pa masyadong, ano ba, nag-improve. Kasi kung itabi si Pauline sa mga ibang ano din, mga kandidata sa Miss Universe Philippines 2023, ito ay base sa mga na ano ha, komento at mga
vlog din na nakita at napanood ko na natatabunan talaga daw si Pauline. Yung beauty ni Pauline natatabunan din talaga sa mga ibang kandidata pag itinabi si Pauline, di ba? Lalo na daw yung styling ni Pauline na medyo kailangan pang i-improve. So, para sa akin, mag-aabang pa rin ako. Baka sa final, doon na natin makita yung winning glow talaga ni Pauline at yung ano, papakak na ano, styling niya. So, excited ako sa kanyang journey kung ano yung magiging resulta, mga karag-karag. So, that's all for today, mga karag-karag. Ano yung masasabi nyo na naging emotional nga si Pauline sa kanyang meet and greet kahapon? At sa tingin nyo, mga karag-karag, ano kaya ang maging placement ni Pauline sa taon na to sa Miss Universe Philippines 2023? Mag-ingay tayo sa comment section. At kung bago ka pa lang sa channel ko at kumahilig ka sa pang-pagod vibes na reaction video sa beauty pageant, don't forget to like and subscribe my channel, Karag-Karag, ang babaeng lagi nagkarag-karag. And see you in my next video.